Hi guys, dapat nga ba na laging bukas ang dual aircon ng aircon natin, no? Yung may mga dual aircon gaya na itong mga van na to, Toyota Ace, Nissan Urban, yan, Nissan NV350 or yung mga SUV na may dual aircon, dapat nga ba laging nakabukas yan? Diba, dapat daw yan nakabukas. Lagi pag nakauna ang aircon mo sa harap, dapat lagi nakabukas itong dual aircon. No? Dahil sabi nila, nag-yellow daw yan pag hindi nakabukas at bukas yung harap. Meron din nagsasabi na pag hindi bukas yan, nahihirapan yung makina. So totoo nga ba na mag-yellow yan pag hindi nakabukas ang blower mo dito habang gumagana yung aircon mo sa harap? So mali yan, no? Dahil ito, yung kagaya nito mga design nitong Toyota Hiace, meron tong mga cut-off valve, no? So sa Toyota Hiace, ito ang location niya, pakita ko sa inyo. Dito makikita yung cut-off valve ng aircon sa likod. Okay? Yan, nasa right side, passenger side, no? Ngayon, sa Nissan Urban, meron din yan. Eto, dito nyo naman makikita yung cut-off valve yan. So dito, ay siya sa ilalim. Ayan. Okay. Ito yung cut-off valve ng Nissan Urban. Ayan. So ito yung cut-off valve. Yan guys, yan ang actual na itsura ng cut-off valve ng Nissan Urban TD27. Okay? Makikita niya may socket. Yan. So from thermostat to relay and then relay papunta dito para mag-open yung valve na yan. Okay? Makikita niya may arrow. Ayan. Yung arrow na yan, yan ang circulation. Okay? Makikita niyo na yung mga cut-off valve. Ang trabaho niyan, hanggat di mo binubuksan yung aircon dito sa likod, no? So may switch yan sa harap para sa rear. Hanggat di mo binubuksan yan, hindi nag-circulate ang freon dito. Okay? So hindi yan mag-yellow. Yung sinasabi ng iba, no? Kaya okay lang na kahit patay yan, bukas yung harap. Ngayon, sabi rin ng iba na mahihirapan yung makina, no? Pagka hindi bukas to, mali yan. Kasi ang control ng thermostat ng aircon natin ay nasa harap, no? Ang mga sensor niyan ay nasa harap na evaporator, no? Ang circulation ng freon nauuna ang harap, no? Kaya mas malamig yung harap. Kapag kulang ng freon mo, mas malamig yung harap. Kaya mag-automatic pa rin yan. Kaya nasa harap ang control ng thermostat kung kailan siya mag-automatic at kung kailan siya magka-cut off. Okay? Ngayon. Ngayon, paano mo naman malalaman kung merong cut-off valve ang sasakyan mo? Okay? Malalaman mo 'yan ganito. Bukas mo ng aircon habang gumagana na 'yung harap at binuksan mo 'yung likod, malamig agad, ibig sabihin wala kang cut-off valve, no? Pero pagka binuksan mo yung aircon sa likod, ay saka pa lang siya lumalamig. Yan. May cut-off valve ang sasakyan mo. Ano nga ba ang trabaho ng cut-off valve? Okay. Ang cut-off valve ay binablock niya yung freon para hindi na mag-circulate sa likod. No? So sa harap na nag-circulate ang freon, mas mabilis siya mag-automatic, mas hindi hirap ang makina. Okay. Ano-ano ang sasakyan na walang cut-off valve? Yung mga naunang modelo ng mga SUV, yan, mga Tamara WebEx, Toyota Revo, Adventure, yan, wala pa yung mga yan.
Pero tignan nyo, kahit wala silang cut-off valve, hindi nagyayelo ang likod. Magmo-moist lang yan, pero hindi yan magyayelo. Dahil bago pa yan magyelo, mag-automatic na ang thermostat mo sa harap. Okay? Paano nagpa-function ang cut-off valve? Okay. Nagpa-function ang cut-off valve dahil sa switch. Itong high ace, walang switch. Yung thermostat switch, wala siya. Yung iniikot, na yung pinipihit kung gaano kalamig ang gusto mo. Mostly meron yan ang Nissan Urban. Yung TD27, yung mga Escapade, yan meron yan. Meron yung thermostat dito. So yun ang nagko-control ng cut-off ng freon circulation sa likod. Okay? Sa Toyota Hiace, paano nagpa-function ang cut-off valve? So bago yan mag-circulate sa likod, pag on mo ng switch ng rear, ayun, yung rear AC, pag on mo dyan, saka pa lang yan magsi-circulate ang freon, no? Yung sa pinakita ko sa inyo kaninang cut-off valve, yan, dito sa gilid, yan, saka pa lang siya magkakaroon ng supply ng kuryente para mag-open yung valve, para mag-circulate ang lamig sa likod or ang freon. Sa Nissan Urban, merong thermostat. Sa left side, nandun yung blower. 1, 2, 3. So, sa right side, nandun yung thermostat. Okay? Siya naman ang nagbibigay ng interval kung kailan siya magka-cut-off. No? Dahil meron din yung thermostat sensor sa likod. Ano nga ba ang mangyayari pagkasira ang cut-off valve mo or hindi nag-o-open? So, ang mangyayari niyan, hindi lumalamig yung likod. Karamihan dyan sa mga Nissan Urban, pag hindi lumalamig yung likod, akala nila expansion valve. Which is mali. Minsan yan sa electrical problem. Pag hindi na nagpa-function yung thermostat o yung relay o yung switch sa likod, hindi mag-o-open yung valve para mag-circulate ang freon sa likod, kaya hindi lumalamig yung likod. So sana guys, mag-like at mag-subscribe kayo sa channel ko para mapanood nyo kung ano yung mga ideas na isinishare ko, baka makatulong sa inyo. Okay?